So lahat po na nagtataksi o galing ilock ang mga pinto nito pagsakay ninyo. Naglipana na naman kasi ang tinaguriang Hamog Boys sa kasagsagan ng ulan sa EDSA Guadalupe kagabi. Ilan sa kanila ang nakunan pa ng CCTV camera ng MMDA habang papalayo sa isang taxi. May news to go si Victoria Tulad. Kasagsagan ng pagsisikip ng trapiko sa EDSA Guadalupe northbound alas 9 kagabi, nang walang ano-ano'y makikita ang dalawang batang ito na nagmamadaling tumatakbo mula sa isang puting taxi. Tumigil sila sa may gitna ng EDSA sa nagsisilbing bakod ng riles ng MRT at doon kinatagpo ang isa pang bata. Maya-maya pa, agad umakyat ang tatlo sa pader ng MRT, kumaripas ng takbo sa riles, bumaba sa kabilang bahagi ng MRT at saka nakipagpatintero sa mga sasakyan para makatawid sa kabilang bahagi ng highway. Sumunod ay nagkubli sila sa mga puno at hindi na nakita pa. Ayon sa tauhan ng MMDA Metro Base, mga batang hamog ang nakunan ng kanilang CCTV. Eh, may tumawag sa amin sa hotline ng MMDA mga alas 9. Nung pagkatawag, pinatutukan kagad namin ng CCTV. Yun, nakita nga namin may tatlong bata na kita sa akto na nagbukas ng taxi. Nung pagkabukas ng taxi, dali-dali tumakbo yung mga bata. Tumawid naman sa kabilang bound, sa southbound ng EDSA. Wala akong report kung may nakuwenta. Bago nito, isa pang sibilyan ang nauna na raw nagtimbre sa MMDA tungkol sa mga batang hamog bandang alas 8 ng gabi. Pero dahil malakas ang ulan ng mga oras na iyon, hindi sila nakita sa CCTV. Usually nangyayari yan sa pagka-traffic. Yun yung mga oras na umaatake yung mga tinatawag na mga batang hamog. Mga taxi driver daw ang karaniwang nabibiktima ng mga batang hamog dahil kadalasang bukas ang pinto ng kanilang sasakyan para sa mga pasahero. Kaya naman ang mga taxi driver na aming nakausap, hindi na raw magbabaka sakali. Bagamat hindi pa sila nabibiktima ng mga batang hamog, mas mabuti na raw ang mag-ingat. Masya nakapark ako, nakalock lagi yan. Tsaka minsan ang pasahero na rin, naglalock na siya, sinasabi pa sa akin, Mama, pakilock na may pinto. Sila na mismo, initiative na nila. Kailan po lagi po nakalock yung taxi? Kailan po yan bago sumakay yung pasahero, kailan nakalock yan? O kaya pag may pasahero na, ilalock mo ulit para safety po lahat, pati yung driver, pati po yung pasahero. Ang iba, hindi naman daw masisi ang mga batang hamog. Siguro sa kahirapan, kaya nangyayari din yun. Opo. Hindi niyo po masisi? Oo, siyempre, dahil sa nagpaghihirap din ng tao. Pakiusap naman ng otoridad at maging ng mga taxi driver sa magulang ng mga tinaguriang batang hamog. Sana'y gabayan nila ng mabuti ang mga anak nang hindi mapariwara. Victoria Tulad, GMA News.